reaction na natin itong malimbing na ito, no? Hindi ko maintindihan to kung bakit iniintriga nito si... Naguguluhan ako dito kung ito ba'y supporter talaga ng Tito Vic and Joey or intrigero lang na gustong mag-abuse, no? Hindi naman masama yung mag-abuse, no? Pakinggan natin itong kupal na to. Sana mali yung kutog ko. Pero that would be the only return that would make sense. Yun ang pinakamalaking impact na pwedeng gawin ng tape ng Bulaga. Ang lalagi niyang sinisingit dito, no, si Jimmy Santos, wala naman siyang ni si Jimmy Santos nga hindi naman nagsasalita, no. At tinan mo yung kalokohan nitong gunggong na ito, no. Nananahimik yung tao, iniintriga niya, parang pinag-aaway niya itong si Jimmy Santos at ibinabangga niya dito sa Tito Vic and Joey, no. At hindi ko maintindihan kung kampi ito sa Tito Vic and Joey. At pero kung titingnan mo yung kanyang mga sinasabi, mas parang nakalinya siya doon sa tape Bulaga, no. Of course, nandun kasi si Isko Moreno at ito ay hindi naman sa nag-aano ko. Eh siyempre hindi naman niya tatablay si yung Scott Media kasi doon siya meron siyang programa doon, no. At siguro alam din naman nila Tito Vic and Joey na niluluko lang at ginagamit lang sila nito for the views, no. Kasi mas maraming views dito sa TBJ kaysa sa Tape Bulaga, no? Kung makukuha nila pabalik si Jimmy. Hindi ko alam kung anong nangyayari between Jimmy Santos and TBJ. Personal nila yon, pero hindi ko talaga... Tinan mo, ha? Hindi raw niya alam kung anong nangyayari sa TBJ at saka... Eh, hindi mo pala alam gunggong ka. Eh, bakit personal pala nila? Eh, bakit sinisingit mo na sinisingit si Jimmy Santos? Eh, wala naman sinasabi si Jimmy Santos. Ikaw lang yung masyadong madaldal, no? At saka, nasaan na ba yung sinasabi mo na propaganda laban sa mga TBJ na sinasabi mo, na paghahandaan mo? Nasaan na ba yun? Mahilig itong gumawa ng issue para panoorin yung kanyang vlog, no? At nagbabase lang ito, ha? Pakinggan nyo ito. Sure, di ko talaga sure. Pero yun talaga yung kutub mo, eh. Tingnan nyo kanina, di ba? Hindi raw si sure, kutub lang daw niya. Eh, kutub mo lang at hindi ka pa pala sure. Iniintriga mo na si Jimmy Santos. At ang parang ang sinasabi mo, si Jimmy Santos ay pupunta sa Tape Bulaga. Eh, ano naman kung pumunta si Jimmy Santos sa Tape Bulaga? Anong problema mo doon? Eh, kung doon niya gusto. Pangalawa, wala ka namang basihan na sinasabi si Jimmy Santos ay pupunta. Basically, pinapuputo kasi nito yung... Tinan mo yung kagaguhan nito, no? Ang ipinopromote nito? Siyempre, dahil sinasabi mo sa Sabado ay ang pwede lang... bumalik doon ay si Jimmy Santos. Pupunta ngayon yung mga tao doon at magiging curious. Eh, sino ngayon ang ipinopromote mo? Diba? Ang ipinopromote mo dito, yung Tape Bulaga. Hindi yung TBJ. Kunyari lang nasa TBJ ka, pero yung mga kinukwento mo kasi, puro curiosity para doon sa Tape Bulaga. Siyempre, mag-curious yung tao, papanoorin ngayon yun. Antay ng antay kung lalabas si Jimmy Santos o hindi. Eh, tanong mo katarantaduhan itong gagong to. Kaya kayong mga fans ng It Bulaga, ginagamit lang kayo nitong gagong to for the views. Sinabi ni Ma'am Attorney Maggie, diba, si Ma'am Malucho Apagar will become a witness for him. Tapos, nasabi din niya si Mr. Tony Sobiera, ginawi yung IPO registration with TBJ. Tinan mo yung mga kinukwento nito. Kayong mga dabarkads ng mga akala nyo ito'y kakampi. Hindi nyo ito kakampi. Kasi tinan mo kung mag-vlog ito.
puro pabor doon sa halusos ang sinasabi nito, no? Hindi ko nga nakita ang ipin-remote nito yung TVJ, kundi sinasabi lang nito. Ah, mataas ang rating at pansa ko ng Tito Vic and Joey, gusto ko lang mabawi ang pangalan. Pero pagkakasiraan, yung Coke, yung Pepsi, at Coke, Pepsi, siya yung nagbuungkat na nag-uungkat eh. Tapos ngayon po, sakali, kung si Jimmy Santos talaga itong magbabalik, ayun, isa na naman pong ano, kumbaga, talagang ano eh, medyo personal po, medyo talagang, paano ko ba i-explain? May pag-ganong-ganong ka pa. Sampalin ko ang mukha mo. Tarantado ka. Masyado kang maarte. Masyado kang... Alam mo, Brad, no? Alam mo, Models of Manila. Hindi masama yung kumita ka sa pagbablog. Pero ano eh, masyadong chismis yung ginagawa mo. Gumagawa ka ng intriga na wala na mga... Wala ka namang basyan. Alam mo yung mga ganon, no? Ako, naniniwala ako na itong gunggong na ito, hindi ito kakampi ng TVJ. Ano lang ito, for the views. For the views lang ito, believe me. Akala mo, ang tali-talino mo gunggong ka, eh, wala ka namang alam po, hindi kutob, source. Nagkukomento ka nang wala kang basihan. Eh, lagi mong sinisingit si Jim. Alam na siguro maikontent po eh. Tsaka tingnan nyo kung mag-content ito. Laging pa-surprise doon sa Tape Bulaga. May sinabi pa nga ito. Oh, mamimigay daw na 1,000,000 yung Tape Bulaga sa anniversary. Gusto ko yan, sabi niya. Isipin mo, ang kinukwento nito, instead na ikwento nito yung programa na TVJ, ang kinukwento nito yung Tape Bulaga. Ganun kayo niluloko nitong gagong to. Isipin mo, balikan nyo lahat yung vlog nito. Ang laging bida sa kwento nito ay yung Tape Bulaga. Hindi sila Tito Vic and Joey. Kaya lang siya nagpupunta sa Tito Vic and Joey para makuha niya yung simpatya ng mga ano, yung mga nanonood na akala ay kakampi. Hindi ito kakampi ng TVJ. Ito'y isang vlogger na for the views at walang... Ano ito eh, magaling lang ito sa chismis, believe me. Ewan ko nga kung bakit pinapatulan to ng TV5. Pinanood ko ito sa kanyang Real Talk eh, nagmukhang tanga eh. No? Please, medyo mabigat po talaga sa damdamin niyo pong mga kaganapan na gano'n. Eh wala pa namang kaganapan gano'n eh. Anong kinabibigat na, isipin mo nagpapahype ka. Inaano mo yung mga tao, wala namang ganun, eh paano kung walang ganung mangyari? At saka kung may mangyaring ganun, anong problema mo doon eh? Eh gusto niya doon eh, kung gusto ba niya doon, nung gagawin mo? Gumagawa ka ng intriga, ang pinalalabas kasi nito, parang may samaan ng loob itong si Tito Vic and Joey at saka si Jimmy Santos. Eh personal na nilang buhay yung brad eh, ba't pinakikialaman mo? Diba? Ano mo, pag nakita ko ito, tatanggalin ko yung balbas mo eh. May pag-goti. Goti ba tawag yan? Gugut-guting ko yan. Tayong gunggug na ito.